Sa kabila ng unos at pandemya, mayroon pa rin mga laban na yumanig at gumimbal. That was the best knockout I've seen. May mga tumatak na bagong pangalan at nasaksihan ng buong mundo ang kani-kanilang potensyal. The takeover! Maraming ang sabik at nag-aantay sa mga naglalagablab na tapatan. Tiyak hindi tayo bibiguin ang ating ekspektasyon sa mga paparating na laban. Ating susuriin ang mga posibleng bakbakan ngayong taon na tiyak ating aabangan. At sino-sino nga kaya ang iilang boksingerong Pinoy na maaaring sasabak muli sa larong palakasan? Yan ang ating pag-uusapan. Pero bago yan, isang 1-2 combination muna sa like and subscribe button para lagi kang updated sa mga kaabang-abang na bakbakan. He also has a case for greatest fighter pound for pound. Ating umpisahan sa tapatang Raymart Gabalio kontra Nordin Obali. Isa ito sa inaasahang laban na maaaring maganap ngayong taon at nakataya rito ang titulong inaasam. Pagkakataon rin ito ng ating pambato upang patunayan na walang lutuan na naganap sa kanyang huling laban. Dahil nga maraming nagdududa sa kanyang kakayahan bilang representante kapalit sa isa pa nating kababayan. Asahang magiging dikdikan dahil agresibo ang dalawang kampyon na talagang parehong may gustong patunayan. Di lamang titulo, kundi ang numero mula sa kanilang talaan. Dahil parehong undefeated at isa yan sa kanilang iniingatan. Undefeated Raymart Gabalio! Mapapanatili ba ni Gabalio ang kanyang perpektong kartada? At ang unbeaten record ng Francis ay magalusan. Tiyak ang magiging resulta ng laban ay siyang magdidikta sa kanilang karera sa naturang palakasan. Tawid tayo sa isang dibisyon na kung saan nagkukumpulan ang mga pangunahing atraksyon. Hindi pwedeng hindi mabanggit ang magiging aktibidad ng welterweight ngayong taon. Mga solidong match-up ng mga mabilidad na aasahang magre-resulta sa mga kapanapanabik na aksyon. Kung gayon, huwag na nating patagalin pa at ating alamin kung sino-sino nga ba ang mga yon. Crawford Spence looks to be now. Isa sa nakikitang posibleng bakbakan ay ang tapatang Spence kontra sa ating pambansang Kamao. At di umano, magkapareho ang interes ng dalawang to na matuloy ang inaasahang bigating duelo. Di lamang ang tatlong titulo ang nakasalalay dito, kundi pati na rin ang inaasam na karangalan ng karamihan na tiyak magiging dahilan ng pagkongkreto sa ligasiya ng kahit sino man. May isang hari pa ng dibisyon na ayon sa ilan ay isa sa kinatatakutan. Marami ring duda dahil hindi pa subok ang kakayahan dahil na rin sa quality ng mga nakalaban. Isang haring nakakandado ang mga plano at tila kontrolado ang bawat pagsabak. Kailangang kumalas para ang mithiing mamayagpag ay lalong tumatak. Hindi na rin natin pwedeng baliwalain ang mga talahib sa gubat na unti-unting umuusbong. May mga datihan pa rin na patuloy ang hakbang at ang karanasan ay lalong yumayabong. Kapanapanabik ang bawat kilos at aktibidad ng nasabing dibisyon at nakataya rin ang kani-kanilang ligasiya para sa mga susunod na henerasyon. Kung usapang henerasyon lang, ay may isang dibisyon na patuloy pa rin ang pamamayagpag ng mga datihan ngayon. Tampok ang Super Flyweight Division at ang mga kampyon na nagnanais masungkit, ang pinakatuktok na tropeyo. Tanging undisputed champion na lang ang inaantay ng karamihan na masungkit ng kahit sino. Ika nga, matira matibay na kung sino man ang mas porsigido, siya mismo ang aani nito. Selyado na ang pagharap ng Mexicanong si Francisco kontra sa Latinong si Chocolatito. Parehong may solidong kartada at subok na ang dalawa sa iba't ibang torneo. Naging pukpukan ang unang laban kaya mataas ang ekspektasyon ng karamihan sa kanilang pangalawang tagpo. At talagang inaasahan ang salpukan na magiging madugo.
Naging pound for pound king itong si Roman Gonzalez noon ng isang buong taon. Naging dominante sa ilang dibisyon na talagang kinatatakutan sa mga panahong iyon. Kaya maraming naghahabol na ito'y makalaban sa ngalan ng karangalan. Ngunit hindi pwedeng isang tabi ang isang Mekanong batikan na sa larangan. Kung sino man ang manaig sa dalawang kampiyon, ay mayroon pang tatlong halimaw na naghahabang lang ng panibagong hamon. Si Nietes ay nag-aasam na makabalik muli sa pagiging kampiyon. Pagkatapos bakantehin ang WBO na ngayon hawak ng isang magiting na hapon. Si Encajas naman ang dumidepensa sa IBF title. At kung sino man ang magtangka ay patuloy pa rin niyang nilalamon. Kaya hindi pwedeng ipagkibit-balikat ang mga talentadong contender ng naturang dibisyon. Maaaring ngayong taon ay unti-unti nating masasaksihan ang kani-kanilang tapatan. Kaninong estilo ang ma-expose at kung sino nga ba ang tuluyang matatabunan? Kung mayroon lang sanang isang torneo upang ang bawat isa ay magbakbakan, yan ang pinakamabisang paraan para magkaalaman kung sino dapat ang hiranging hari dyan. Which one to really defend and which one not to defend. That makes him absolutely a devastating puncher. And you'll see him as aggressive as he's been all night. Sobrang aktibo nga ng ating partisipasyon sa mababang dibisyon. Kung sino man ang manaig, abay may ideya tayo kung ano ang magiging sunod na hakbang. Malaki ang tsansa na aakyat ng bantamweight at dito naman makikipagsapalaran. Dito masusubukan dahil hindi basta-basta. At ibang level ang bawat makakalaban. Oh! Shot right. Down goes Maloney on a quick counter. It is over. Wow, wow, wow. Clash of style baka mo? O bakbakan ng matatalino at matataas ang ring IQ? E dito na ang hinihintay mo. Dahil malaki ang chance ang maglaban ang dalawang magkaibang estilo. Casimiro's here from Rigondeaux. Any of them. You saw the monster. Parehong maliksi at mautak sa depensa o kakaiba man sa iyong panlasa. Ngunit bilang taga-subaybay, ay mapapaisip ka sa magiging resulta. Casimiro continues to show off his punching proficiency. Hit and not get hit. Iyan ang isang angkop na terminong dapat gamitin dito. Kung usapang experience lang, abay parehong sanay na ang dalawang to. At sa iba't ibang bansa dumadayo. Sino ang mas magulang at sino ang magugulangan? Kung tuloy man ang laban, tiyak ating tututukan. Sa kabilang banda naman ay obligado ang kampiyong Hapon na depensahan ang kanyang titulong pinanghahawakan. Tampok ang isa pa nating pambato na matagal nang naghihintay para sa isang bigating laban. Hindi lang oras ang puhunan, kundi dugo at pawis ang inilaan sa inaasam na karangalan. Talagang masusubukan kung may ibubuga ba kontra sa halimaw ng larangan. Sino-sino kaya ang mananaig sa mga bigating tapatan? The best fight that can be made in boxing, period. Alin sa mga labang nabanggit ang tatatak sa kasaysayan? Kaya panatilihing nakatutok sa mga kapanapanabik na kaganapan at hihanda lagi ang sarili sa mga kaabang-abang na bakbakan. When you talk about pound for pound, if a fighter moves up out of his natural weight class and can still compete, what does that mean about the quality of that fighter's prime? Oh my God, these are two of the best fighters we've ever seen, and they're both in their primes, in the same weight class, at the same time. We have to see that fight.